May iba't ibang gamit o layunin ng isang batas kung bakit ito nilikha. Ang pangunahing layunin ng batas ay upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan ng ating ginagalawan. Ang batas ang ating gabay at panuntunan kung paano tayo kumilos, magsalita at makisalamuha sa ibang tao. At ang tamang pagtrato sa lahat ng mga bagay sa ating paligid, may buhay man ito o wala. Subalit may mga kakatuwang batas na sa biglang tingin ay tila di makatuwiran o makatarungan. Kung sa bagay, wala naman talagang perpektong batas at kailanman ay hindi magkakaroon ito. Halina't samahan ninyo ako at ating pag-usapan ang isang kakatuwang batas sa Singapore na pinamagatan kong The Chewing Gum Banning Story of Singapore. Panahon pa ng Stone Age, may chewing gum na. Mapabata man o mapamatanda, nakahiligan ng bumili at umuya ng chewing gum. At nakakainganyo ang iba't ibang hugis nito at flavorings o lasa. Madalas natin itong pinaglalaruan sa ating mga bibig at pinalulobo at pagkatapos nito ay sasabog at didikit sa ating mga mukha. Ganon pa man, may mga ngiti na mababanaag sa ating mga labi. Alam ba ninyo na ito ay unang ipinanukala ng nooy miyembro ng Singaporean Parliament na si Tay Cheng Wan? Ito ay hindi inaprubahan ni Prime Minister Lee Kuan Yew sa kanyang personal na paniniwala na ang pagbabawal ng pagnguya ng chewing gum ay masyadong stricto at marahas. 9 taon matapos itong ipanukala bago ito naisabatas sa termino ni Goh Chok Tong bilang 2nd Prime Minister ng Singapore. Ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng chewing gum matapos itong nguyain ang naging dahilan upang iban ang chewing gum sa Singapore. Madalas makikitang nakadikit sa mga dingding ng mga gusali at iba't ibang bahagi ng kalsada at mga walls ang mga nginuyang chewing gum. At ang pinakahuling insidente nang ito ay dikit sa sensors ng pintuan ng subway train na siyang naging sanhi ng di pagbukas ng pintuan nito. Ang paglilinis ng mga nakadikit na chewing gum ay gumugol ng malaking halaga mula sa kabangyaman ng Singapore at ito ay tinuring na isang uri ng bandilismo na karapat dapat patawan ng parusa sa sinumang mauhuli na lumalabag sa batas na ito. Marahil tulad ko noong ating mga kabataan ay nabiktima din kayo ng mga nakakalat o isang uri ng biro na kung saan ang inyong upuan ay may nakadikit na chewing gum. Madalas itong ginagawa ng mga salbahe nating kaklase sa loob ng ating paaralan na kung saan nilalagyan nila ng bubble gum ang ating mga upuan. Kung marahil isa ito sa kapilyuhan ng inyong kabataan na ginagawa ninyo, minsan naman ay madalas tayo makatapak ng chewing gum sa kalsada. Pinakamasahol dito ang pagdidikit ng bubble gum ng hindi natin namamalayan sa ating buhok, libro, sapatos, damit, pantalon, at iba pa nating mga gamit at kasangkapan. Salamat sa pinaigting ng mga batas, lalong-lalo ng anti-littering at bullying law, at naibsan ang ganitong mga insidente. Marahil ay naiintindihan na natin ang dahilan sa likod ng pag-ban ng bubble gum sa Singapore. Bagamat walang kinalaman ang mga producers o negosyante ng chewing gum at wala silang kasalanan sa ditamang pagtatapon nito. Subalit wala rin silang magagawa kundi sumunod sa umiiral na batas at patakaran ng Singapore. Isa sa benepisyo ng pag-uya ng chewing gum ay napapatalas daw nito o madaling mapagana ang ating mga pag-iisip. Kaya nga minsan tinura ni Prime Minister Lee Kuan Yew ang ganitong mga kataga: "If you cannot think because you can chew, try to eat banana." Meron ding side effect ang pagnguya ng chewing gum tulad ng kidney problem at social distractions.
Ano sa inyong palagay? Nakatutulong ba o hindi ang pag-uwihan ng chewing gum? Please comment below. At makatiwiran bang iban ang pag-uwihan ng chewing gum? Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like and subscribe. Hanggang sa susunod at maraming maraming salamat sa inyong panonood.